Ang tagal! Oh, bakit late ka? Para kang Neptune. Ang tagal bago makarating. Eh, ngayon ko lang naalala, magbabike pala tayo. Osha, sige, tara na. Uy, may naalala ka ba about sa mga planets? Meron pa naman. Bakit? Kailangan kasi ng mga trivias about sa mga planets eh. Sige. Magbibigay ako ng clue about a planet, tapos sabihin mo kung anong planet yon. Sige. Mukhang exciting yan. Pagkatapos, sasabihin ko yung dagdag na information about sa mga planets. O ano, start na tayo? Sige. Araw ay isang bituin. Umiiral ang araw sa humigit kumulang na 4.6 billion years na. Ang araw ay ang sentro ng ating solar system. Ang araw ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya sa ating solar system. Ang nagpapanatili ng mga planeta sa kani-kanilang pwesto ay ang gravitational pull ng araw. May sapat na enerhiya pa ang araw upang tumagal pa ng 5 bilyong taon. Katulad ng iba pang mga bituin, ang ating araw ay binubuo ng hydrogen at helium. Ang araw ay nagkakaroon ng sunspots. Ang sunspot ay isang lugar sa surface ng araw na mas mababa ang temperatura kumpara sa ibang parte nito. Karaniwang ito ay may bilugang hugis. Nagkakaroon ng sunspots dahil sa paglabas ng dense bundles ng magnetic lines mula sa loob ng araw. Mayroong ding mga solar flare sa araw. Ang solar flare naman ay isang mabilis na pagsabog ng matinding high energy radiation mula sa surface ng araw. Anong mga planet sa solar system ang walang kasamang buwan? Meron bang ganon? Siyempre, tatanong ko ba kung wala? Ang pinakamalapit na planeta sa araw ay ang Mercury. Ito ang pinakamabilis makakompleto ng isang revolution, kaya ito ay sinunod sa pangalan ng isa sa mga diyos ng mga Romano, si Mercury. Dahil sa lapit nito sa araw, umaabot ng 450 degrees Celsius ang temperatura dito. Ngunit dahil sa mahina ang gravitational pull ng Mercury, wala itong atmosphere para magpanatili ng init. Umaabot ng negative 170 degrees Celsius ang Mercury sa gabi. Kumpara sa ibang planeta sa buong solar system, napakalaki ng pagkakaiba ng temperatura nito sa umaga at sa gabi. Ang Mercury ay ang pinakamaliit na planeta at nababalot ng mga crater. Ang magnetic field ng Mercury ay 1% lamang kumpara sa lakas ng magnetic field ng Earth. Ang isang rotation ng Mercury ay umaabot ng 59 Earth days at ang isang revolution nito ay 88 Earth days. Ang Mercury ay walang satellite. Ang Venus ay ang pangalawang planeta mula sa ating araw. Ito ay pinangalanan mula sa Roman goddess of love and beauty. Ito ang kaisa-isang planeta na pinangalanan mula sa babae. Ang Venus ay ang karaniwang tinatawag na kakambal ng Earth dahil sila ay halos pareho ng laki, mass density, composition at gravity. Ang Venus ang pinakamainit na planeta sa solar system. Ang atmosphere ng Venus ay nagproproduce ng greenhouse effect dahil ang atmosphere nito ay binubuo ng carbon dioxide at clouds ng sulfuric acid. Ang atmosphere nito ay ang pinakamabigat sa buong solar system.
Ang surface pressure nito ay 90 times na mas malakas kaysa sa surface pressure ng sa Earth. Ang Venus ay naiiba dahil ang revolution nito ay mas mabilis kaysa sa kanyang rotation. Ang rotation period ng Venus ay 243 days, habang ang revolution period nito ay 224 days lamang. Ang Venus ay walang satellite. Ganun pala yon. Eh di ang lonely pala nila, wala silang kasama sa biyahe. Kaya nga eh. O isa pa, anong planet naman ang kinoconsider na the great comet catcher? Just a guess. Jupiter. Tama! Ang Jupiter ay ang panlimang planeta mula sa araw. Ito ay ang pinakamalaking planeta sa solar system at pinangalanan mula sa hari ng gods sa Roman mythology. Ang laki ng Jupiter ay higit sa doble ng pinagsama-samang planeta ng solar system. Ang volume ng Jupiter ay katumbas ng mahigit sa 1,300 Earths. Ang Jupiter ay binubuo ng hydrogen at helium. Ang makulay na mga linya ng Jupiter ay nahahati sa light zones at dark belts. Ang pinaka-extraordinary feature ng Jupiter ay ang Great Red Spot. Ito ay isang giant hurricane storm na tumutuloy-tuloy sa mahigit na 300 taon na. Ang Great Red Spot ay 3 beses ng diameter ng Earth. Ang Jupiter ay ang may pinakamalakas na magnetic field sa lahat ng mga planeta. Halos 200 beses ng lakas ng magnetic field ng Earth. Pinakamabilis ang rotation ng Jupiter. Nakakakumpleto ito ng isang araw sa loob ng 10 hours. Ang isang revolution ng Jupiter ay tumatagal ng 12 Earth years. Ang Jupiter ay may 63 moons. Ang apat na pinakamalaki ay ang Io, Europa, Ganymede at Callisto. Sa apat na ito, ang pinakamalaki ay ang Ganymede. Ito din ang pinakamalaking satellite sa buong solar system at ang nag-iisang satellite na mayroong sariling magnetic field. Ito ay binubuo ng yelo. Ah, edi ang dami na palang comets na nakalibing sa Jupiter. Oo, eh sa laki ba naman niya eh. Di na din yun maiiwasan. Siyempre, ano pa? Alam mo ba kung gano'n nakatagal mayroong rings ang Saturn? Hindi eh, ikaw ba? Hindi rin, at wala rin makapag-determine kung gano'n nakatagal ang mga iyon. Ang pang-anim na planeta mula sa araw ay ang Saturn. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking planeta sa solar system. Ang Saturn, katulad ng Jupiter, ay binubuo ng hydrogen at helium. Ang Saturn ay ang may pinakamababang density sa lahat ng mga planeta. One less dense than water. Ang mga yellow at gold bands na makikita sa atmosphere ng Saturn ay dahil sa mabibilis na hangin sa upper atmosphere na umaabot ng 1,800 kilometers per hour. Ang isang rotation ng Saturn ay umaabot ng 10 and a half hours at ang isang revolution nito ay umaabot ng 29 years. Ang Saturn ay mayroong 62 moons. Ang pinakamalaking satellite ng Saturn ay ang Titan. Ang Titan ay pumapangalawa lamang sa Ganymede sa laki sa solar system. Ang atmosphere ng Titan ay binubuo ng madaming hydrocarbon. Ang atmosphere ng Titan ay binubuo ng madaming hydrocarbons at iba pang chemicals na bumubuo ng fossil fuels katulad sa Earth. Ang mga singsing o rings ng Saturn ay binubuo ng mga bilyon na particles ng yelo at bato mula sa laki ng grain ng asukal hanggang sa laki ng isang bahay. Misteryoso pala talaga yan si Saturn, no? Oo nga eh. O, ito pa isa. Saang planeta nakatira si Yolanda? Ha? Seryoso ka? It's a pun, you know. Eh ano ba si Yolanda? Bagyo. Oh, eh di saang planeta maraming bagyo? Ang Uranus ay ang pang-7 planeta mula sa ating araw at ang unang nadiskubre ng mga scientist. Ang Uranus ay makikita kahit walang telescope
Ngunit dahil sa dimness at mabagal na orbit ng Uranus, matagal itong napagkakamala na bituin. Ang Uranus ay kilala din sa tilt ng axis nito. Ang Uranus ay kulay blue-green dahil sa methane sa atmosphere na binubuo ng hydrogen at helium. Ang Uranus ay karaniwang tinatawag na ice giant dahil 80% o mahigit ng mass nito ay binubuo ng fluid mix ng water, methane, at ammonia ices. Ang isang araw sa Uranus ay 16 hours at ang isang revolution naman ay nakukompleto nito sa loob ng 84 years. May 13 known rings ang Uranus at ito rin ay mayroong 27 known moons. Ang Uranus ay kilala din sa tilt ng axis nito na patagilid. Ang matingkad na kulay blue ng Neptune ay dahil sa hindi pa matukoy na compound na resulta ng absorption ng red light by methane sa atmosphere ng Neptune na karamihan ay hydrogen helium. Ang hangin sa Neptune ay umaabot ng 2,400 kilometers per hour, ang pinakamabilis sa solar system. Ang isang araw sa Neptune ay tumatagal lamang ng 16 hours. Ang isang taon naman dito ay umaabot ng 165 Earth years. Simula ng pagkadiskubre sa Neptune, ito ay nakakompleto na ng isang orbit noong 2011. Ang Neptune ay may 14 moons. Ang pinakamalaki ay ang Triton. Ito ay nag-iisa na hugis bilog dahil ang natitirang 13 satellites ng Neptune ay irregular shaped. Ang Neptune ay mayroong ding mga rings. Ang mga rings na ito ay binubuo ng makakapal na dusts na tinatawag na arcs. Hindi rin mananatili ng matagal na panahon ang mga rings na ito. Habang tumatagal, unti-unti ring mawawala ang mga ito. O sige na! Anong planet naman ang nanganganib na mawala ng isang buwan? Ang Mars ay ang pang-apat na planeta mula sa araw. Ang mga Romano ay pinangalan ito sa kanilang God of War dahil sa kulay nitong pula. Ang pulang kulay na pagkakilala sa Mars ay mula sa dust at rocks na mayaman sa iron. Ang atmosphere ng Mars ay malamig at manipis. Ang pinakamataas na bundok sa buong solar system ay matatagpuan sa Mars. Ito ay ang Olympus Mons, 27 kilometers high. Sa Mars din matatagpuan ang pinakamalalim na valley sa buong solar system. Ito ay nagngangalang Valles Marineris, 10 kilometers deep. Karaniwan ng lugar sa Mars ay flat at mababaw na kapatagan. At madami din itong craters. Ang average temperature sa Mars ay negative 60 degrees Celsius. Ang isang rotation ng Mars ay katulad rin ng sa Earth, na may 24 hours, ngunit ang isang revolution ng Mars ay umaabot ng 687 days. Eh, hindi ba maapektuhan ang solar system natin kapag nangyari yon? Absolutely! Maraming pwedeng mangyari kung magkakataon. Oh, ito naman yung last para sa mga planets. Anong planet ang may fraternal twin na maligturing? Ha? Huh? Pati solar system may pamilya? Parang alam ko yon. Ang Earth ay ang natatanging planet na ang atmosphere ay may free oxygen at may liquid water, at higit sa lahat, may buhay dito. 71% ng Earth ay binubuo ng tubig. Ang atmosphere ng Earth ay 78% nitrogen, 21% oxygen, at ang natitira ay mga trace ng water, argon, carbon dioxide, at iba pang mga gases. Ang isang rotation ng Earth ay 24 hours at ang revolution nito ay 365 days. Ang orbit ng Earth ay hindi perpektong bilog. Ito ay oval-shaped ellipse katulad ng sa ibang mga planeta.
Ang average temperature ng Earth mula sa 15 degrees Celsius ay tumaas na sa 16.4 degrees Celsius. Ang Earth ay may isang satellite, ang Moon o ang Buwan. Ang ating Moon ay mabato at madaming craters na nabuo mula sa asteroid impacts milyong taon na nakaraan. Saan na kayo yung dalawang yun? The next nyo na ba? Nandyan? Sa dinami-dami ng tinanong ko, dalawa lang nasagot mo. But anyway, at least may nasagot ka. Siyempre, dito tayo nakatira eh. Ang swerte talaga ng tao, no? Biruin mo, binigyan siya ng ganitong klaseng tirahan. Swerte talaga. Oh, ayun na pala sila eh! Hi, guys! Hoy! Saan kayo galing? Nag-date kayo, no? Gala kayo ng gala, ah! Akala nyo ba may project na tayo sa Earthside? Wala pa nga ba?